maging pulutan! Hindi na bago ang mga ganitong tagpo sa kalsada, mga estudyante na nagproprotesta. Nag-walk out pa sa klase ang ilan para lumahok sa rally. Ang National Youth Commission gustong ipabawi ang scholarship ng mga estudyanteng sumasama sa mga kilos protesta, lalo na raw yung mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Nananawagan po ako kay Pangulong Duterte bilang head of our government to remove the government scholarships of all rebellious anti-government scholars. Nilalabanan ninyo ang ating mga pulis, ang ating mga sundalo, at nilalabanan ninyo at gusto nyong ipabagsak ang ating gobyerno. At kayo ay government scholars. Ayon pa kay Cardema, naging recruitment base down ng NPA ang mga makakaliwang estudyante. Pinalagan ito ng ilang grupo ng mga estudyante sa bansa. Hindi tama na sila itanggalan ng scholarship dahil pinaglalaban lamang nila yung kanilang mga karapatan. Isa po yung kamalian at kabastusan sa napakaraming mga kabataan na gusto at nangangarap na magkaroon ng karapatan na makapag-aral. Kilalang taga-suporta ni Pangulong Duterte si Cardema na bago maging NYC chairman ay pinuno ng grupong Duterte Youth. Naging usap-usapan siya na mag-rally sa gitna ng People Power Monument noong 2017 kung saan kinumpronta siya ng mang-aawit na si Jim Paredes. Ask yourself, what happened? Why did you sell your soul? Bukod sa panukalang tanggalan ng scholarship ang mga lumalahok sa rally, inatasan din ni Cardema ang mga leader ng mga sanggunian kabataan sa buong bansa na isumbong sa National Youth Commission, ang mga youth leader na kontra sa gobyerno at kaalyado ng CPP-NPA-NDF. Para sa CHED, expression ng freedom of speech kung lalahok man sa mga rally pero nag-aaral pa rin. Marisol Abdurrahman, GMA News.